Ito po'y SPG, patnubay po sa lahat ng mga manonood. Napakasayalan po itong usaping ito. Pero kailangan po rin po natin pakinggan ang sumbong ng isang nanay, isang OFW, at para maaksyonan. At meron din po tayong pagkapulutang aral. Nang sa gayon, hindi po mangyari ito sa ating mga tahanan. Isang ina na labis po ang paghinagpis. Nahuli niya po kasi ang kanyang dalawang anak nagtatalik. Ngayon, buntis ang panganay. Lahat po ng mga involved dito ay bibigyan po natin ng alias, hindi po natin pangangalanan at hindi po natin pakikita yung mukha nila. Kahit isa sa kanila, hindi niyo po makikilala. Alias Mary, magandang umaga po, madam. Magandang araw po, sabi. Kayo po'y OFW. Opo. Ilang taon po kayo sa labas ng bansa? Bali po, on and off naman po ako na manalit. Ngayon lang po talaga ako natigil dito sa Pilipinas. Most serious na po. Okay, ilang taon po yung mga bata? Yung panganay po, magna-19. Okay. Tapos po yung lalaki ko pong anak, mag-i-18 po. Now, Nay, pasensya na ya. Masakit man to para sa inyo, pero gusto ko lang malaman kung paano niyo po nahuli. Hindi ko po rin masabi kung bakit nung araw na yun nagising ako ng madaling araw, nakita ko sila. Ang nakita ko sila sa ganung posisyon. Halos parang pinatay ako. Masakit na nararamdaman ko alam araw-araw. Sobrang wala na po ako maisip na matino. Kinausap niyo ho ba sila pagkatapos noon? Opo, ako kinausap yung anak ko lalaki, tinawag ko sa laban. Okay. Ano pong paliwanag nung anak mong lalaki? Yun nga po, hihingi siya ng story sa akin. Sabi ko nga po sa kanya, halip na siya yung puprotekta sa kapatid niya mamari. Yun po yung ginawa nila. Kinausap niyo rin ho ba yung panganay? Lagi ko nang kinakausap. Lagi ko silang tinatanong kung bakit sila pinuha sa akin yan. Wala naman akong alam na, opo, may pagkukulong ako sa kanila kasi hindi sila sa akin lumaki. Yun lang po. Ah, hindi po sila lumaki sa inyo dahil kayo po'y nasa abroad palagi? Opo. Okay, nung habang nasa abroad po kayo, ma'am, sino po yung nag-aalaga sa kanila? Sino po yung mga bantay nila? Yung panganay ko, doon po yun sa side ng ama nilang namatay. Tapos yung bunso ko po, nasa magulang ko mismo. Ah, so magkahiwalay sila? Hindi sila nagsasama? Magkahiwalay sila. So, 2005 po, maliligpan sila nung namatay yung ama nila. Nagkahiwalay na po talaga sila. Ah, okay. So wala pa silang kamuang-muang nung sila'y magkahiwalay gawa ng isang sitwasyon. Opo. Kailan sila muling nagkita? Ito lang po, December 2019. Ah, malalaki na sila. Opo. Okay, so from birth and then 18 and 19 years later, doon pa lang nagkita ito magkapatid. Opo. Never sila nagkita at nagsama before. At bakit ho agad-agad sila mabilis na pinagsama? Wala ho ba munang, kumbaga, kinausap silang pareho at sinabing kayo magkapatid at nagbanding-banding muna sila hanggang sa nagkaigian, hanggang sa naging komportable sila sa isa't isa bilang magkapatid? Wala hong ganon. Basta, oy, magkapatid kayo, sige, magsama na kayo dyan sa isang bahay. Ganun po nangyari. Hindi po. Yun sa akin po, nanay po sa akin yung pagiging ina ko sa anak ko. Kasi po, yung labindimang ka, daw halos hindi ko nakasama yung anak ko. Yun po yung pumasok sa isip ko. Kaya kanuha ko po agad siya doon sa mga biyahe niya. Pero habang nasa abroad ka, ma'am, nagpapadala ka naman ng pera sa kanila at hindi naman kayo nagkulang sa pagtawag sa kanila at pagbigay gabay every now and then. Opo. Last po nung nagpadala ko sa kanila, 27, dun sa anak kong babae, nagkaroon po kami ng communication. Once lang po yun, 2016. Nagpadala po ako ng pera sa kanya kasi alam ko nag-aaral siya. Tapos nawala na po yung connection namin dalawa. Tapos bigla na lang po nitong 2019, December, nag-message siya dun sa anak kong lalaki na ito, siya yun. Tapos tumawag siya agad. Yung pakaramdam na nakita ko yung anak, sir, sobrang masaya ako eh. Okay. Sige. Nay, sandali lang, Nay, pwede ba namin makausap yung ako, anak nyo? Ako, yung... pwede. Yung panganay muna at bibigyan po natin ng alias na Marie. Okay? Hindi niya po tunay na pangalan to at tulad nung sinabi namin kanina, hindi niyo po makikita yung kanyang litrato at hindi niyo po siya magkikilala. Alias Marie, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din po, Sir Hasley. Napakalungkot nga itong sumbong ng inyong nanay. Now, pasensya na ha sa tanong kong ito. Ano ang nag-trigger na para kayo magkapatid
ay nagawa ito? Ewan po, di naman namin sinasadya. Di naman po namin na malayan yung ano, yung mga pangyayari. Bago na lang po namin na malayan. Ano na, tapos na. Umiinom ba kayong dalawa? Hindi po. So, pareho kayong hindi umiinom at hindi kayo nakainom at that time? Opo. So, matagal nyo nang ginagawa ito? Kasi nabuntis ka, so maraming beses na. Actually po, ano po, hindi po matagal yung ginagawa namin. Parang pangalawang beses pa lang po yun. Pero, hindi pa pumasok sa isipan nyo na, teka muna, magkapatid, no can do, kahit ano mangyari, hindi pwede. Ito magkapatid na gagawa ng ganitong klase. Di ba? Anong sinabi mo, anong paliwanag ang binigay mo sa mama mo nung matapos kayong kausapin, ikaw lalo na bilang panganay? At follow-up tanong ko sa iyo, ano? Meron bang pagkukulang para sa iyo yung nanay mo kaya nangyari ito? Or meron bang pagkukulang ibang tao sa iyo at sa kapatid mo kaya nangyari ito? Ganito po kasi yung parang may sama ng loob po kasi ako kay mama kasi po. Hindi po ako lumaki kay mama. Nasa 4 years old po ako, ni isang mukha po ni mama, hindi ko po nakita hanggang po sa lumaki ako. Nagtanim po ako ng sama ng loob. Pero alam mo naman na yung issue tungkol sa tatay mo pumanaw at yung nanay mo kailang pumunta ng abroad para mabigyan kayo ng magandang bukas. Ginawa niya ito, yung pagpunta sa abroad bilang isang OFW, para sa iyo at kapatid mo. Yun eh, di ba? Opo. Para maintindihan mo lang. Ikaw ba ay humingi ng taimtim na pasensya sa nanay mo? Opo, nabigyan po kami ng kapatid ko ng pasensya pagkatapos po. Pwede ba makausap yung nakababata mong kapatid? Hindi ko po. Okay. At ito naman po ng kababatang kapatid, bibigyan po natin ng alias Tony. At sa muli, hindi po ninyo makikita yung kanyang muka at hindi niya po tunay na pangalan to. Alias Tony, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga, sir. Okay, naipaliwanag na sa akin ng mama mo at ng kapatid mo since birth, nagkahiwalay kayo at nagkita kayo, nitong malalaki na kayo, kaya nangyari ito. Pero, sorry ulit ha, hingi ako ng sorry sa'yo. Ikaw bilang lalaki, sana kung nangyari man yung bang natukso kayo, sana ikaw yung pumigil. Yun lang po sir, yung pagkakamali ko sir. Yun lang pagkakamali mo, kumbaga nabigla ka. Opo sir. Hindi ka umiinom ano? Hindi po sir. Hindi ka nagda-drugs? Lalo na po sir. Okay. Isa na lamang na tanong, ano, bago mangyari yung nangyari na nga, yung first time, bago nangyari yon, ano ba yung pumapasok sa isip mo? Wala naman po, sir. Wala, basta't biglaan na lang? Opo. At humingi ka na ng sorry sa mama mo? Ilang beses na po, sir. Kausapin ka na ulit yung mama mo? Ma'am Mary. Hello po, sir. Okay, ano po yung plano nyo ngayon? Yun nga po, yung gusto ko lang po mangyari sa kanila, eh. May ali sila dito dahil po kakaroon po ng problema na nandito sila. Tapos yung kalibin ko, siyempre, nababo yung pamamahay niya. Nagagalit sila sa kanya. Sige, sandali po, mama. Kakausap po tayo ng isang psychologist para malaman natin kung bakit nga nangyari ito. Although nagbigay ng dahilan yung nanay, baka meron pa ibang dahilan bakit nangyari itong ganitong klase mga kahindik-hindik na insidente. Si Dr. Camille Garcia, isa po siyang psychologist, Clinic of Holy Spirit. Dr. Garcia, magandang umaga po. Hi, magandang umaga po, Sir Rafi. Kanina pa ho kayo nakamabuti naman po. Naka-monitor. Nakikinig ako. Opo, opo. Ano po yung take nyo rito, ma'am? Okay, usually po kasi yung mga ganyan pong klase na pangyayari, yung mga incestuous relationships, may mga pagkakataon na talagang sabihin na natin, nangyayari siya kung talagang nagkita sila, tapos eventually parang walang option na sabihin na merong mali yan, na hindi tama yung ginagawa. Tapos ngayon kung sasabihin ni Marie, sabi niya na nagkaroon siya ng galit sa nanay niya. Sometimes kasi nagiging subconscious natin na gumante, kailangan gumawa ng something na mali. And then eventually, hindi naman talaga natin pwedeng sabihin na bigla lang nangyari to sa Rafi eh. Dahil kasi yung involvement dito, para mangyari ito na kahit first time or second time, merong emosyon. So pag nangyari natin na sabihin natin na may emosyon, meron na talagang emotional involvement silang parehas. And it so happened kasi pagdating sa ganyan, alam naman natin pag ganitong klaseng relasyon ang nangyayari, sabihin na natin, mali po talaga, kailangan makagawa ng paraan na maging correct. Hindi po tayo pa pwedeng umabot sa punto sa Rafi na ang iisipin natin magkademandahan tayo or what. Kailangan ayusin natin kung ano yung nararapat at kung ano yung intake nila dito. Kasi
Kung tutusin, tama po ba? Pagsasamahin po ba? Anong gagawin natin? Pero kasi kung isipin nyo galit at galit, the more na talagang baka mamaya itong dalawang magkapatid na to, hindi lang maging isang anak nito, maging dalawa po. At tapos hailayasan kayo, mas lalong mahihirapan po tayo. At saka sa akin, mas nakikita ko po talaga yung kinakailangan yata talagang i-counseling ko sila. Okay. So, okay na sa akin, Sir Rafi, pupuntahin mo rito. Para, alright. Yan nga sana ang sunod kong tanong, mami, kung ano yung magandang gawin at kayo na po mismo nag-offer counseling. Sige po, kami po ang gagawa ng paraan na para mapadala po dyan sa inyo at mabigyan niyo po ng counseling. Kami nang bala sa gastos. Hindi po pwede, Sir, eh. Kasi alam naman natin, eh. At saka kahit pa paano, meron kang plano, meron kang alternatibo na dapat maintindihan pare-parehas ng lalaki, ng babae, at ng mismong nanay. Okay. At si live-in partner, siguro talagang kailangan medyo sabihin na natin, oo, nagkamali. Pero kailangan ayusin po natin to na hindi magiging drastic yung ating mga move at saka mga plano for this time. Sige po. Ma'am, next week, sasamahan po namin yung dalawang bata, kasama siyempre si nanay dyan sa inyo pong tanggapan sa clinic. Salamat sige, po, doktora. Sige po. Apo, sige po. Doktora. Wala pong problema yun, Sir Rafi. Okay Apo. Po. Nanay Mary? Po. Alright, okay lang ba next week kayong tatlo, sasamahan po namin doon sa clinic ni Dr. Camille, isa po siyang psychologist, para makausap kayong lahat at mabigyan kayo ng therapy at nang sa gayon maiwasan na po na lumala pa yung sitwasyon. Okay sa inyo po, madam? Hindi lang po sa akin, sir. Mas mabuti nga po para po luminaw yung isip ko kasi wala na po pumapasok na mabuti sa isip ko. Sige, ma'am. Monday, ma'am. Sasama namin kay Donat. Kung ano po yung mga kailangan, gastusin, lahat-lahat po, ma'am. Ako nang bahala, okay? Salamat po. Magandang umaga, ma'am, at ingat po kayong lahat dyan. God bless. Oh, salamat po.